Okay, a very blessed morning to each and every one of us. A very Jesus-filled day po. Kumusta po kayong lahat? Okay, welcome po sa mga plakang gasgas pero minamahal. So, you're not seeing a cassette tape sa picture. You're not either seeing a vinyl, of course. That's not a vinyl. At you're not even seeing an 8-track or a reel-to-reel. Wala po dyan. Wala po sa mga sinabi ko, yung tape na yan. Ano po ba yung tape na yan? Ito ay ang RCA tape cartridge. Kaya po ang pamagat natin, ang tape na tumagal lamang ng 6 na taon. Paano po ba ito nangyari? Umpisahan na po natin. Tulad po ng nabanggit, ang tawag po sa produktong yan ay RCA tape cartridge. You know me personally, gustong-gusto ko pong pinapanood yan sa YouTube. Ang ganda ng format. I suggest kung hindi nyo pa napanood yan, go and search. Marami pong results yan sa YouTube na makikita kayo na dinedemo yung tape na yan. So, dito po sa Pilipinas po mahirap po maghanap niyan. But if you live in some parts of the world like the USA, London, and Canada, marami pong ganyan. Marami raw po kayong makikita ng ganyan at in a very, very friendly price na pwede nyong mabili at magkaroon po kayo. Ang ganda raw po ng tunog niyan. Ang katumbas po niyan, yung tunog po niyan, bagamat ginawang convenient lang, ang katumbas po na tunog niyan ay yung reel-to-reel. Alam po natin ang reel-to-reel tape, no, yung malaki po siya. Komplikado, mamaya po ipapaliwanag ko po sa inyo. So, umpisa na po natin ang demo po, ang demo tuloy. Ang paglalahad ko ng istorya, how I wish may demo ko nga po ito in the future, sana magkaroon po ako ng ganyan. I'm praying to the Lord Jesus. I love this demo. I love this format. Ang ganda po sa YouTube. Gustong-gusto kong pinapanood. Ito po ang gustong-gusto kong pinapanood kaysa sa cassette tape. Maniwala kayo sa akin. Magugustuhan nyo po ito pag napanood nyo po ito sa YouTube. Okay, wag na po tayo magpatagal. Ito po ay ang RCA tape cartridge. Siyempre, gawa po ng kumpanyang RCA. Okay. Ito po ay isang magnetic tape audio format na parang nakapormang reel-to-reel. Kung makikita nyo po yan, formang reel-to-reel. Okay? So, ang reel-to-reel, ito na po yung paliwanag ko sa reel-to-reel, ay malaki po siyang tape na dalawa po yun eh. So, pagbibili ka ng isang album ng isang artist, dalawa po yung makikita mo rin. Isang reel, tapos another reel. Pagkatapos, ilalagay mo ito rin sa machine, ilalagay mong ganun, tapos yung pinaka-tape niya, kakalasin mo, ikukonek mo doon sa isa pang bilog para mag-meet siya. So, yung operation nito, o yung para mapatugtog mo ito rather, ay napaka-komplikado. Ako hindi ko po masyadong feel ang reel-to-reel ever since. Pero during the 1970s, or should I say, I think, during the 1950s, like in the times of Elvis and the Beatles, you know, pag naggagawa po sila ng mga plaka, bago po ilagay dito sa long playing, bago po ilagay sa vinyl, nire-record muna nila using the reel-to-reel. So, napakaganda po ng quality rin ng reel-to-reel. Pero as a format, hindi po siya magandang tignan para sa akin. Para sa akin po, walang ganong ano. Sa iba, siguro gusto. Pero sa akin po, parang mas gusto kong nakikita yung ibang formats. Although maganda po yan kasi yung mga music na ini-enjoy natin, like music ng The Beatles, Janis Joplin, The Eagles, especially the 70s, The Carpenters, The Bee Gees, galing po lahat yan sa reel-to-reel. Diyan nila yan in-record. So maganda pong format ang reel-to-reel. Pero yung titignan ko siya sa YouTube na parang gustong-gusto kong pinapanood, I don't think so. Hindi siya kaaya-aya sa akin. I don't know sa iba. Kanya-kanya po tayo ng opinion and I think you should understand me. Ba't ko po nasabi yan bilang isang nagre-review ng mga formats? Ano po? Okay. Ito po ay nilabas noong taong 1958. I'm talking about sa RCA. Tape cartridge. So, ang RCA tape cartridge, tulad po na nakikita nyo sa larawan, meron po akong tatlong larawan dito. Ito pong unang larawan dito po sa left side, ito po yung parang ad niya sa isang dyaryo. I'm not sure kung sa UK yan o sa USA, no? Tapos, yung isa po naman dyan,
ito po nung paano siya ilagay doon sa kanyang player. Ayan po yung player niya sa pangalawang picture sa itaas. Tapos dito po sa babang picture, sa pangatlo, ito po mismo yung tape. Ayan yung anyo ng tape. Kaganda niya, very pleasing sa mata. Maganda siya para sa akin. And sabi ko nga sa Lord Jesus, Lord, ito ang gustong-gusto kong magkaroon ako. Mas gusto kong magkaroon ito kaysa sa 8-track. Although magkakaroon po tayo ng 8-track dito, abangan nyo lang po kung kailan ako sisipagin na mag-vlog regarding sa 8-track. Kasi gustong-gusto ko po ito, kaya itong inuna ko eh. So ang ganda po kasi niya. So lumabas po ito taong 1958 ng RCA Company. Sa una pong paglabas nito, alam niyo po, ito po ay nagustuhan agad ng mga nasa eskwelahan. Ginagamit nila ito kasi during that time, during the 50s, you know, tingnan nyo, 1958, ang mga eskwelahan na gumagamit po ng mga recordings para mas mapadali po yung process ng pagtuturo. So ito po ang nagustuhan nila kaysa dun sa formerly na ginagamit nila, which is the reel-to-reel tape. So makita ko naman po, bilang respeto po sa tinatawag na reel-to-reel tape, marami pong natulungan ng reel-to-reel tape. Tingnan nyo, ginagamit siya sa recording ng mga music, ginagamit din siya sa eskwelahan. So, ibig sabihin, during the 1950s, kung talagang titignan po natin, ha, bagamat plaka po yung main format na nakikita natin sa mga merkado, pero kung titignan natin mabuti, kung titignan mo yung surface, umiikot lahat talaga sa analog na tape. Tingnan mo, hindi naman mailalagay. Anong ilalagay nila dun sa vinyl kung hindi sila nag-record dun sa reel-to-reel, hindi ba? Ang pangit naman nung, although pwede rin daw magre-record ka mismo doon sa vinyl, yung parang nung kopong-kopong panahon nung 1920s, ganyan, hindi po maganda ang tunog. Oo. So, ayan, maganda po nalagay niya sa reel-to-reel. So, ayan po ang masasabi ko po dyan. So, umiikot lahat sa analog. Okay? At nasabik ang mga tao rito nung 1958 kasi, during that time, nagkakaroon na po ng, kasi laging plaka ang ginagamit ng mga tao. Ngayon, yung iba naman, gusto nilang itry kung ano ang tape. So, gusto nilang mag-try din ang tape dati, kaya lang reel-to-reel. So, hindi masyado nilang kinagat yung format na yon. So, pero ang reel-to-reel na natili during the 50s sa paggawa ng mga plaka. Siyempre, i-re-record nila sa reel-to-reel, analog ang dating ng recording pagkatapos, and then isasalin po sa vinyl. Meron silang process na ganyan, mapapanood nyo rin po sa YouTube, tingnan nyo pong mabuti. So umiikot po lahat talaga sa analog. Ngayon gusto na po ng mga tao, kasi ang nasa homes o nasa tahanan ng mga tao during that time ay puro vinyl records yung plaka. O ngayon gusto po nilang itry naman ngayon, they have to try another format na actually, yung original na pinagkukunan ng plaka, yung tape. Gusto nila nasa bahay nila yung tape. Kaya nung ilabas ito noong 1958, naging agad itong instant hit. Pero ang sabi nila, naging hit ito doon sa mga maestra, mga eskwelahan, na saan gumagamit sila nito para yung mga lecture nila ay mas mapadali at mas mapaisi. Okay? So ang reel-to-reel po, during that time, masasabi po nating tape model po talaga siya. Because dahil sa reel-to-reel, lumabas po itong RCA tape cartridge. Pero, ito po ay, ano po, ito po ay masasabi nating nasasayangan ako sapagkat hindi po nagtagal ito. Okay, tingnan po natin muna ang reel-to-reel. Ang reel-to-reel po kasi ay bukod po sa napakalaki, ay napakakomplikado at mas mahirap i-operate. O, ito naman pong RCA tape, samantalang ito ay nakalagay na sa kanyang kaha. Pansinin po niyo, meron po siyang kaha, parang cassette tape. At pag natapos na yung isang dulo o yung isang side, ay babaligtarin mo na lang ito. May flip siya, i-flip-flip mo na lang siya. You can flip it up. Pero pag meron kayong auto-flip, meron kayong auto-reverse, tutunog na lang po siya ng sarili. Meron po mga auto-reverse player po ito, kaya parang cassette tape. Pag natapos siya sa automatic, mag-play na yung susunod. Yung mga may kaya, nakakabili po ng auto-reverse during that time. Okay? So, ang RCA tape po ay kapareho ng concept. Tingnan niyo pong mabuti ito. Ang RCA tape po ay kapareho at naniniwala ako, pinagkuhanan din nila ng concept ng cassette tape na later on lalabas taong 1962. Ang RCA tape cartridge pong ito ay nakakalungkot sapagkat ito po ay hindi ganong nagtagal. Bagamat meron na pong mga nailabas na mga albums ng ilang artist dito, pero mostly syempre mga RCA albums, RCA artists like Elvis, yung mga ganyan.
Siyempre RCA po si Elvis, ano po? At hindi po gano'ng nagtagal ang format kasi marami pong akong naririnig na nung ilabas po yung mga albums dito sa tape cartridge, masyado pong mahal. At hindi po nakaya ng company yung supply na ipagpatuloy pa po ito. Kaya noong taong 1964 lang, itinigil na po ito. Ngayon, ito ba masasabi ko? Pag may nakikita kayo sa merkado na ganito, may listener po ako dito, halimbawa, o meron akong viewer dito na nasa mga ibang bansa, no? Pag meron po kayo nakita ng ganito, RCA tape cartridge, you know what? Grab nyo po. Kayo po ay bumili. Maganda po itong format na ito. Actually, ito na po tahasan. Mas maganda po ang quality nito kaysa sa cassette tape. Malayo po. Maganda po ang quality nito. Kung gusto niyo pong patunayan yung sinasabi ko, go and search YouTube sa mga demo habang pliniplay nila. Demo po talaga. May player sila, magpapatugtog sila ng tape nila. Meron silang ganon. Mga taga-Canada po yan, taga-US, taga-London. Yan. Dinedemo nila. Ang ganda. Inuulit-ulit ko yung mga video. Ang gandang tingnan. Pati tunog. Ang ganda. Wow. Ang ganda. So, pati player po niya ang ganda. Yung player po niya, yan, meron speaker. Pwede mo siyang daling kahit saan. I don't think kung may AM or FM yan. I don't know. Pero, yung cartridge, yung tape, ang ganda. So, yan. Yan po ang ating pong episode po ngayon sa ating pong untaped na tumagal lamang ng 6 taon. So, ito po ay tungkol sa RCA tape cartridge. Nilabas po siya 1958 at nakakalungkot, taong 1964 lang po, itinigil na po ang production nito dahil po sa mahinang benta. So, ito po ay nagpapakita po talaga na ang kompetensya dati during that time ay talagang napaka-tight. Pero ito po ay nasurpass nang ilabas po ang cassette tape. Kasi ang cassette tape po, kung titingnan po natin, nasabi ko na po doon sa dating vlog natin, ang cassette tape inalabas po siya taong 1963. Okay, taong 1963. Or taong 1962, I'm not sure. 62, 63 inalabas siya. Pero alam niyo po ba, hindi siya agad hindi agad sumikat yan. Kasi noong 1970s, mas kinakalabas na ang cassette tape, sumikat pa rin yung 8-track. Pero dahil noong 1979 na yan, gumawa sila ng Walkman, kaya noong 1980s, ang cassette tape ang naging main format. So, ang cassette tape naghintay ng kulang-kulang 20 years para maging main format. So, sa bagay, may advantage po ang cassette tape kumpara dito sa RCA tape cartridge. Kasi po itong RCA tape cartridge, malaki po siya. Ilo-load mo siya malaki doon sa kanyang player, no? Samantalang ang cassette tape, yan. Tsaka na-invento pa yung Walkman para sa cassette tape. Talaga naman, naging main format po noong 1980s ang cassette tape wherein gumagawa po sila ng mga mixtape yung mga kabataan during that time, you know? 80s kid, you know? Mga 80s kid po dyan na nakikinig. So, alam po ninyo anong sinasabi ko. So, yan lang po ang ating vlog dito sa RCA tape. Thank you and Jesus truly loves us all.